May bubong na ganun, nasundan ito. Yun ang delikado. Doon yun ang delikado noon. Eh, paano kung sa'y delikadong... Ay, kung dito yon, opera ako noon, siguro. Dito, kelein. Opera talagang bubutasan ako noon. Ano sabi ni Direk Baldo noon, sir? Sabi na, pero ayos, pe. Talaga niyakap ako pagkatapos. O, ganun. Stuntman ka talaga. Senador Bong, nandun din. Batang-bata pa si Bong noon. Batang-bata, Senador. Maganda hapon. Nung mahanginan na, hindi na ako makalakad halos. Kasi maliit lang siya, pero malalim, mga 12 media. Yung doktora, hiniwa pa itong, kasi nag-ano siya ng parang, parang guma rin lang dito. Para ginanon doon sa ilalim kung may mga bubog pang natira. Kinapa. So, lalong doon ako na walang anesthesia. Kumusta kayo, mga Dre? Welcome to Saray TV. Hanggang sa pag may mga stand si Direk Baldo ng mga cartes, ako ang kinukuha niya, partner niya. Nakailang baliktad na rin kong Direk Baldo doon sa mga sasakyan. Natandaan kong mahirap na ako kay Direk Baldo, ang instruction namin. Pati niya si Eddie Kaguman. Ang instruction niya, kailan sabay kaming gumanon sa ere, na kotse. Pag ganun sa ere, ayon yung malaking apoy. Anong pelikula po yan? Si ang bida na Ronald Gunn. Buhay stuntman din yon ang pamagat no. Ito ngayon, gusto ni Direk Baldo, sabay niyang gumaganon sa ere. Pag ganun. Yung mga sa rumblon, walang saktong malalaking tubo. O na para gawin mong mga roll bar sa loob. Maliliit lang. So, tinadtad naman namin ng roll bar. So, ito ngayon, pagdating doon sa ere, pag ano namin ng ganun, sabay naman, kahit pag sabay namin tihaya ngayon, yung kasama ko, nagkasagian kami ng kunti sa taas. Yung kutsi ng kasama, tuloy-tuloy yung ikot na ganun. Yung sa akin, hindi, nung tumihayas, hindi na nagbago yun. Ganun na siya? All the way hanggang baba yun. Pagbaba, nag-pung! Gumanon pa siya. Nag-bounce pa? Oh, nag-bounce pa. Dito nga, cut. Wala na akong malay doon. Pagbagsak, wala na akong malay. Kasi ganyan ang bagsak eh. Wala na akong malay. So, ang ginawa niya, siyempre, pagka-pag-cut, nandun, may rescuer rin. Iba yung sa pinto, iba yung kukuha sa'yo, iba yung iba yung fire extinguisher. Okay. So, nung hinugot na nila ako ng ganon, dilat yung mata ko. Pero wala akong malay. Kasi ang nangyari kasi ang style namin ni Direk pag nag-stand, tumatago ng ganon. Dito kami. So yung helmet at saka yung siyempre yung roll bar, ganun siya, bumigay yung roll bar kasi maliit. Apo. Pagbigay ng roll bar sa lubong sa helmet ko, dito sa ulo ko. Okay. Kaya ang laki ng bukol ko dito. Dito ang tama? Oo, pinaupo nila ako. Pero dilat yung mata ko. Di, wala pa kayo malay niyan? Wala akong malay. Di nung mamaya-maya, pag upo nila, mga 3 minutes o 4 minutes bago ako nagkaroon ng malay. Pumunta si, ang unang nakita ko si Paringay, yung Ipixman. Paringay. Nung si Paringay, hindi ko malaman kung baka parang may dala sa, may ano sa katawan eh, may laman yung katawan eh. Kasi siya, doon nag-upin yung ano ko, yung paningin ko sa kanya, yung lumapit eh. Pare, kumusta? Gumanon yung paningin ko sa kanya, kilala ko. Ayos lang pare. Sabi ko nun, sabi ko, tinitingnan, ano ba nangyari pare? Sabi na gano'n, okay ka lang? Sabi, ayos lang. Pero wala akong alam. Nakita ko yung mga tao, daming tao. Ba't maraming tao? Hindi nyo pa ma-recall kagad kung nangyari? Ang nakita ko lang, maraming tao. Oh. Pero yung mga tao nandun, kilala ko. Yung mga kasama ni Sutin. Pero di ko alam kung nangyari. Ba't maraming tao rito? Sabi ko. Talaga? Ganon ang isa sa pinakamatinding nangyari sa akin. Delikado talaga. Nung pina-x-ray naman ako ni Direk Baldo, ayos naman. Wala naman. So, hanggang sa pag-uwi dito, inan namin, inobserbahan. Ayos naman. Kaya lang, medyo magka-kunting puyat o ano lang, parang madali ako magka-stiff neck. Siguro dahil sa... Pero ang importante, sir, din apektuhan yung utak nyo kasi delikado. Utak at saka yung spinal cord o ano man. Yun talaga. Yung sinabi nyo, hindi nyo alam yung mangyayari. Wala talaga. Pagdilat mo. Mga 4 minutes ko, baka 5 minutes pa nga. Yung sabihin yung memory mo, medyo apektuhan pa naman talaga. Wala talaga. Diba? Kasi pag nung nag-open yung ano ko ay parang kaya ng ganun, kilala ko siya. Pero hindi ko alam kung anong nangyari. After nung nangyari na yan sa inyo, di ba kayo nagdalawang isip na, ay, hinto ko na to, delikado, pamilya nyo? Hindi naman, naisip ko yon. Kaso lang, nung time na yon, wala eh. Parang, kasi, parang,
gusto rin natong sumikat, di ba? Noong araw kasi, no, may pangarap talaga ako kasi noong araw, nung pumasok kasi ako, pag gano'n ng Lito Lapid eh, ano na, sikat na. Sila Dante, hindi ko na sila naabutan sa SOS. Pagpasok ko doon, nung sa SOS, no, mayroong isang tao, si Sancho Tisalona, si Direk, hindi ko makalimutan. Turuan niyo maigi yan, pwede magbida yan. Sabi niya, narinig ko lang sa kanya. So isipiso ko, parang, kaya nagkaroon akong porsigido na mag-insayo ng husto na... Yun yung naging motivation. Yun ang motivation ko. Kasi okay. Turuan niya yan, pwede magbida yan. Pero bilang isang stuntman, medyo panatag na sa loob na naabot ko na rin yung mataas na antas sure. Ng ano kasi 1987 o 1987, nagkaroon ng stuntman award. Parang unang stuntman award. Isa ako sa nominado sa 10. Sa dami namin stuntman nung araw, mga 10,000 na yata. Oh. Sa 10, isa ako doon. Wow. Ang nanalo sa amin doon, si Irisolo ang nanalo sa amin. Fernando po ang ano no, nag-award. No. Bilang stuntman, siguro na, ano, akampante, narating ko na rin yung pinakamataas ng ano, kahit ano lang, nominado lang. Tapos hanggang ngayon, yung mga dating mga director, kilala ko mga fighting instructor, mga ano. Nakilala ko ni Fred Esplana, alam nung matay yung double ni Dulpe, si Sergi Grama, sumalangitnawa. Ako nang dinodouble na dinodouble ni Fred Esplana kay manager, kay Mang Dulpe. So naparami akong pelikula noon ni Mang Dulpe. Doon ako umano ng gusto kasi lagi akong kontrata eh. Pag may gumagawa, kontrata. Tapos iba yung labas mo, iba yung talent sa labas mo, iba yung sa stunt mo, iba pa yung kontrata mo. Kumikita mo isang 250 na kulang 300 sa isang pelikula. So malaking bagay na yun nung araw yon. Kasi lalo na yung abracadabra, ang daming stunt na ginawa ko doon. Matagal yung pinagsamahan namin ni Direk Fred. So hiraman lang sila ni Direk Baldo. Okay. Tapos si Eddie Nicartin, ganun din. Nung lahat ng ginagawa niya kay Eddie Garcia, si ang fight instructor, ako din ang dinudubol ni Eddie Nicartin doon. Kumbaga, pera mo niya. Oo, ganun-ganun. Nagkatsimpo din na ano ako. Yun. Isa rin pala kayo sa lagarista dati. Oh, lagarista. Misan uwi lang ako dito. Ano lang, maliligo na ako. Lalagyan ko lang ng tubig yung alcohol kasi walang tulog. Alam yung tubig, lagi ko ng alcohol. Tapos ligo, hindi, tapos kasi, alis na naman. Naabutan nyo rin kasi yung kasagsagan. Kalakasan na, talaga. Diba? Oo. Lakas nun, tapos may ano pa, mayroon pang mga sideline iba dyan. Minsan, kinukuha ng gano'n. Diba, Ido Manzano, nakatatlo din ako kay Ido Manzano. Kay Cesar Montano, para dalawa din ako kay Cesar Montano. Si Gistone Alarcon, siguro parang apat ako kay Gistone. Tapos yung mga, mayroon pang mga bida. Basta mga halos ng bida na nadubulan ko na lahat yung mga bida na, ano. Bung Rebilla, hindi ako nagdubul ng asin dubul, talon-talon. Sa mga karches naman, yes. Kami ni Derek Baldo, puro yun. Philip Salvador, gano'n, mga karches-karches. Nadudubulan ko na pagdating sa mga karches. Kasi ako ang papartner ni Baldo sa mga gano'n eh. Derek Baldo eh. So tuloy-tuloy pa rin yung ano yung pala sir, no? Labas nyo sa mga pelikula. Tuloy-tuloy pa rin. Kailan kasi siya nahinto? Nung may pagkakataon ba na, oops, parang mahina na yung pelikula? Naano ko rin mahina na yung pelikula. Gusto ko magpelikula. Kailan mahina na, aminado ka na mahina na. Wala eh. Wala nang buhay eh. So, nung 2013, nakachimpo ako ng, ano nga, itong si Congressman Eric Olivares pa noon, tatakbo. Naupiran ako. Sabi ko, gagrab ko na ito kasi mahina na yung pelikula. 2013, mahina na. Nawala na si Fernando po, si ano, lahat na. Tapos sabayan pa ng mga pirated nung mga araw. So, mina na talaga. Eh, pakapakulihiyo yung mga anak ko. Sabi ko, pagtsagaan ko na lang ito. Di bali, magkautang-utang ako. At least, mayroong akong ano na pangbayad. Kasi may permanente akong sweldo. May nasahan ka. May nasahan. Tapos, yung misis ko, pinasok din ni Congressman sa ano sa City Hall. Naging dalawa nga kami ngayon. Talagang tuloy-tuloy. Hanggang sa pag may shooting na offer sa akin, pag medyo maganda ang budget, papaalam ako ni Congressman. Sabi, sir, kasi ganito. Sige, huwag mo ganun lang. Sabi, okay lang. Okay. Talaga? Hanggang sa ngayon, naging mayor siya, papaalam ako, sir. Pag may shooting ako ulit, sir. Sige, ganyan ba dati? Ginagawa mo naman yan. Sabi na ngayon. Project po kayo nga, sir, di ba? Oo, yung ginagawa namin, yung kuya kay Derek John Posadas, ang bida namin si Richard Kwan. Hindi ko rin inasahan yun, siguro. Nung mag-casting si Derek John, naisip niya na alala siguro niya. Ang labas ko dito, hindi na yung stuntman kasi ayaw ko na rin magtalon-talon. Ang parang kinasting na lang ako, ginawa kaming kargador. Nagkaroon din ng stunt dito. Nagkaroon ako ng pasa dito. May kunti pa nga hanggang ngayon eh. Dito na naman. Oh,
na pag ganun ngayon, na nakaabig niya ngayon dito, ay may motor na pasalubong ng ganun. So pag ganun yan, natalunan na kami si Richard, pati si Richard kan, tumalon, kami nasa likod ng truck, tumalon din kami, dalawa kami doon eh. Mm. Ako naman, palalagpasin ko muna yung motor ko sa akin bago ako tumalon kasi delikado eh. Pag talon kong ganun, hindi pa ako nakatalon, bigla binirit nung stunt driver. So yung ganun ko, hindi na ako na napaikot na ako ng ganun. Ah, okay. Ang bagsak ko, pagka bagsak ko ng ganun. Ikot yung katawan nyo. O, ikot yung katawan ko. Ito nang bumagsak. Live, talagang live na live yung bagsak ko. Walang, hindi plano, ano. Talaga? Oo. Talagang, buti may wallet ako ano dito, nakano. Tapos talagang sacrifice na lang ito. Apo. Tapos, napalo pa ito dun sa ano. Yung kunwari, pat, kung kunwari, ano diretso acting lang. Na yun. Diretso acting walang na. Walang cut-cut yun. Sayang yun. Sabi ko, ang inero ko, ang tagal na nato hindi na-stunt, ganito pang mangyayari. Dekada na akong hindi nag-i-stunt. Disgrado ba, no? Oo. Kasi nung pumasok kayo sa movie, sir, meron ba kayong hinahanga ang action star noon na? Ang hinahangaan ko sa action talaga, Lito Lapid naman. Kasi yun ang ano ko si Lito Lapid, okay. Senador. Ngayon, pagdating naman sa yung astig ang dating, Fernando po naman ang ano ko rin. Talagang yung kumbaga lalaking-lalaki ang dating pag si manager ang ano eh. Tapos... Pero pag mga routine, Lito Lapid? Lito Lapid. Lito Lapid na ako. Kakaiba siya. Alam niya magaling siya magdala ng mga ano eh. Pagdating sa fight eh. Tapos pagdating naman sa drama, Christopher De Leon naman ako, doon naman ako humanga sa kanya. Siyempre. Parang... Siyempre. Isa pa, mayroon pang akong isang stunt na hindi ko makakalimutan. Ginawa namin kay Gisteo ni Alarcon. Hindi ko na maalala yung pamagat. Matinding stunt yung ginagawa namin doon. Habang tumatakbo yung coach yung gano'n, nagpapait sila na gano'n. Pasok doon, tapos... pagtagdak, lalabas naman na ng gano'n sa pinto. Talagang gumagano'n yung sasakyan. Hanggang sa lumilipad yung sasakyan. Paglipad yung sasakyan, sumabit doon sa puno. Nakaganon yung kotse doon sa puno. Labanan pala sila doon. Tapos tumatalon doon sa mga sanga para mga unggol. Laban, fight pa rin ng gano'n. Matitindi yung fight na ginawa ni Drick Baldo doon. Ako naman, pag ginawa ni Drick Baldo, wala akong kaba. Pag once na... ini-instruction, wala akong kabahan. Nagkaroon lang ako ng nervous pagkatapos ng stunt. Doon ako pidyo mayroong nginig ng konti. Pagkatapos? Pagkatapos na. Pero bago ano? Pero yung titirahin ko ng titirahin, wala akong kaba. Talaga? Hindi, kampante hindi ako. Rin kayo sa ano, no? Kumbaga maganda yung working relation yung dalawa ni Dalipo. Oo. May tiwala kayo sa isa't isa. Oo. Parang ganun. Mayroon din akong stunt na patalunin sa ano, sa bubong. Tumatakas yung ano, kontrabida, hinahabol ni Gistone eh. Nakasakay na nasakyan gano'n. So, sinortcut ni Gistone doon sa pader. Patalo niya doon sa bubong. Yun isa rin sa... Dugtong yan doon sa... Ano doon sa... Ano doon sa kahoy na yun. Kaya lang, nung unang gano'n ni Drick Baldo, siya driver and si Drick Baldo akong tatalon eh. Eh, mataas yung ano, mahigit first floor yung ano eh, yung taas eh. Apo. Kulang-kulang second floor eh. Eh, pag ano, tinakbuhan ako ng 60, mabilis. Apo. Pag gano'n, hindi ako tumalon. Kasi ang liit na ng bubong, wala pang career doon, wala pang kakapitan. Yari ako doon. Pag gano'n, paglagpas siya, cut. Oh, anong Redbird, hindi ka ano? Sabi ko, hindi na, kumbilis eh. Mahirap yun, ha? Gano'n ba? Tawa siya ng tawa. Alam niya na, alam din yung ginagawa niya, tawa siya ng tawa. Sige, kababagalan ko na. Kaya lang pagbagsa, hindi, binagalan. Pagbagsa ko, pak! Wala akong makapitan eh, medyo mabilis pa rin, nasa halos 40 pa rin. Diretso na ako sa salamin. Daos-dos na ako doon sa ay, rap road pa naman yung sa kalsada. Likod sa likod. Rap road pa yung kalsada. Pagkabag, una yung likod ko at saka siko. Ginanon ko na rin yung liig ko ng ganun kasi bato eh. Puro bato eh. Ganun na lang nangyari. Kumbaga eh. Siko, at saka itong isang paa na ito, nauna para medyo magaan man lang ang bagsak doon ng katawan mo sa kasada. Sir, yung mga ganyang buwis buhay na stunt nyo sa pelikula, sapat ba yung compensation na binibigay sa inyo? Para sa inyo? Yun lang ang mahirap doon. Pag may mangyari sa'yo, nandoon naman ipapagamot ka. Hanggang doon lang. Ah, oh, kung magkano bayad mo doon? Yun na yun. Yun na yung ano mo doon. Kung ano yung napag-usapan niyo? Oh. Yun na yun. Oh, yun na yun. Sa bagay yan, hindi nagaano yung mga ginagawa namin nung araw, hindi na ginagawa ngayon kasi may mga computer na eh. Ah, halimbawa, palipad ng kotse, sabog ng kotse, halos mga computer kaya, na ginagawa. Kasi mano-mano. Ah, mano-mano nung araw.
kahit nga halimbawa lusot ka sa bintana na may salamin, pwede kang lumusot nang walang salamin eh. Pagdating sa computer may mga salamin nang kasama. Oh, yung mga ginagawa namin ng araw, palagay ko hindi na ganong magagawa ng ano ng mga stuntman ngayon. Ah, yun lang, wala tayong proseso diyan pagdating sa mga may mga na disgrasya. Kagaya nung si kasama namin si Larry Korea, siguro hindi lang tatlong taon na naka-bedridden yun dahil sa stunt. Nagkamali lang, napakagaling na stuntman yun, pero ano nagkamali. Parang tumalon siya dito, parang tumalon siya ng dito sa taas, parang umiikot pa yata. Kumbaga itong karto na ganun, pagbagsak niya, parang lumagpas yung kalahati niyang katawan sa karton. Oh, naapektuhan yung spinal cord. Aguy. So, mga tatlong taon hindi makano. Kaya pumunta ako ng ibang lugar galing doon sa amin. Ah, anim na taon pala ako, wala na akong nanay namatay. So, kami na lang naglakihan ng mga kapatid ko. Anim, parang kami na lang dalawang papa ka doon. Yung sa amin kasi bundok pa yung amin. Bukid, mga Sikihor. Panahon na sa Sikihor, walang kuryente. Ngayon, sa hirap ng buhay, parang iyon lang ang hindi ko na tupad sa pangarap, isa sa pangarap kong malaki hindi natupad, yung bigyan ko na magandang buhay yung papa ko. Ay, hindi ko natupad hanggang sa namatay na lang. Kaya taon-taon umuwi ako doon kahit nanitor pa ako nung araw, mga 80s pa, umuwi talaga ako noon tuwing pista sa amin kasi papa ko lang mag-isa kasi nagkatira doon. Tuwing umuwi ko, laging naano ko nga, nung malakas pa siya, magsikap ako na magsibalang ako, magiging maluwag rin ang buhay, pero hindi ko nagawa hanggang sa namatay na lang. So yun ang pinakamalaking regret niyo. Yung mga anak niyo po nakatapos na po. Oo, oh, yung nakatapos. Ay, ginagapang ko hanggang sa natapos yung mga anak, dalawang lalaki na tapos ko rin. Wow, galing. Bago ko napatapos yun, nung humina na yung pelikula, puro wala nang pelikula. Kung ano na lang ginagawa ko, nagbarker pa ako doon sa South Mall. Hindi pa sila tapos noon nung humina nung movie. Oh, di pa tapos. Kaya nga nung pag-offer sa akin ni Congressman Mayor na nga ni Olivares. Ginrab niyo. Ginagrab ko na ako. Sabi ko, di bali kumita ako nang maliit lang kahit mangutang ako. Okay. Mayroon akong ng ATM ko. Nahawakan ko ito nang pagkatapos ng ito nang nag-mayor na si nung matapos na yung mga anak ko yung itim ng misis ko, yun lang naman pang tusos sa pagkain. Kumbaga nasasalya rin talaga, hindi maiwasan. Hindi maiwasan tuwing kasi pats yung anak ko, medyo madugo-dugo. Ay, Tapos yung isa custom doon sa M sa Pasay, talaga? So medyo madugo. Kaya kung anong ginagawa ko, minsan nagkakarpintero pa nga ako rito pag wala ko, may paggawa yung kapatid ko. Sinong kakilala man diyan, bakit may paggawa ko? Sige, ako nang gagawa. Ako nang gumagawa. May magandang inspirasyon yung kwento niyo po sa amin na yan, kahit hirap ng buhay, ginapang niyo yung mga anak niyo para makapagtapos. Yun yung pangarap. Sana gayahin din yan ng ibang mga followers. Sa akin, hindi ko gagawin yun. Hindi ko na papainsayo ng mga stuntman ko ng mga yung anak ko. Hindi ko nga dinadala-dala kung saan. Kasi alam mo na yung hirap eh. Ang hirap. Paggalaw ng liig ko, hindi ko maigagalaw. Mata lang. Kain lang ng mga lugaw pa. Kasi nakatama ng guns. Siya mismo, cut. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.